ang bangungot. Ang trabaho ay nakakaapekto sa iyo ng personal. Nakakaapekto rin ito sa iyong pamilya. Ang pangalan ko ay Rob. Isa akong senior product manager sa isang kilalang IT company sa Bangalore. Walang tigil akong nagtatrabaho para sa isang proyekto. At hindi na rin nabibigyan ng oras ang asawa at anak ko. Joffrey, naaprubahan ko na yung produkto. Ayos na lahat ng bugs. Have a great weekend! Sa wakas, tapos na ang proyektong ito. Mahaba ang bakasyon. Anong plano mo? Wala akong plano. Baka sa bahay lang ako. Niyayaya ako ng asawa at anak ko na dalhin sila sa Shimla, pero wala ng oras. Ah, sa Shimla? Hindi ka pa naman huli ngayon. Pwede ka pang mag-book. Oo, pero paano yung accommodation namin? Peak time ngayon. Puno ang mga hotel at napakamahal din ang rates nila. Eto, tawagan mo ang lalaking yan. Ang pangalan niya ay Mark. May pag-aari siyang bahay-bakasyonan sa Shimla. Makakatulong siya sa inyo. Uy, salamat, Thomas. Tinawagan ko si Mark sa daan. Sinisigurado niya sa akin na maganda ang bahay-bakasyonan niya. Bumili na rin ako ng tiket. Ang gagawin ko na lang ay surpresahin ang pamilya ko. Oh, wow! Mukhang masarap to, ah. Anong pinagkakaabalahan ng prinsesa ko ngayon? Hmm? Ah, mukhang ayaw yata akong kausapin ng mag-ina ko, ah. Hmm. Ano kaya? Kung ipakita ko sa inyo to. Papa, pupunta po tayo ng Shimla? Tama ka, aking prinsesa. Ano, nagtatampo ka pa rin? Sinong mag-e-empake ng mga gamit? Kinabukasan, nasa airport na kami. Pagdating namin doon, nalaman naming delayed ang flight ng 7 oras dahil masama ang panahon. 7 oras pa. Naghintay kami ng naghintay, nang naghintay. At sa wakas ay nakasakay rin kami. Gabi na nang makarating kami sa Shimla at mas ginabi pa kami nang matuntun namin ng pamilya ko ang bahay pahingahan ni Mark. Robert. Oo, nag-book nga kayo kagabi. Pero sir, kanina pa kayo dapat nakarating dito ng pamilya mo. Oo, Mark. Delayed kasi yung flight namin. Handa na po yung kwarto niyo. Ito ang susi. Pero wala na pong pagkain dahil sarado na ang kusina ng alas 9. Wala nang kahit ano? Mm-mm. Pwede bang i-order kami ng staff mo ng pagkain sa labas? Mm-mm. Kakaunti lang ang mga staff na nagtatrabaho sa oras na ito. Pag alas 9 na, aalis na sila. Ako na lang ang natitira at hindi ko maiiwan ang pwesto ko. Pero pwede mong dalhin ang motor ko. May maliit na restaurant na malapit lang dito. Baka bukas pa yun. Dinala ko sila Mary at Nancy sa kwarto namin. Papa, gutom na po talaga ako. Oo anak, aalis ako at bibili ng makakain. Dinala ko ang motor ni Mark at umalis para bumili ng pagkain. Nancy, maupo ka rito. Bubuksan ko ang TV at... May tatlong bear sa loob ng isang bahay. Si Papa Bear, si Mama Bear, si Baby Bear. Si Papa Bear ay malakas. Si Mama Bear ay maganda. Si Baby Bear ay napakaiksi. Sino ba yun? May kumakanta po sa labas ng pinto natin, Mama! O baka naman, sa kabilang kwarto yun. Bahay-bakasyon na nito. Maraming tao ngayon dito. Hindi, Mami! Sigurado po ako na galing ito sa labas ng pintuan natin. Pwede ko po ba tingnan? Ano? Hindi. Sige na, Mami! Sige na nga. Halika. Tingnan mo. Walang tao rito. Ang tahimik at ang lamig dito, Mami! Ngayon, halika na at pumasok na tayo. Magsha-shower lang si Mami, ha? Maupo ka muna rito sa kama at maya-maya, darating na rin ang daddy mo. Okay? Pwede po ba ako manood ng Filipino Fairy Tales? Paborito ko po kasing channel yun. Oo, heto ang phone ko. May tatlong bear sa loob ng isang bahay. Si Papa Bear, si Mama Bear, si Baby Bear. Nakapagtataka, bakit may kumakanta ng malakas ngayong gabi? Hmm.
Nancy, tingnan mo baka mang papa mo na yan. Buksan mo na lang ang pinto, anak, okay? Nancy? 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 Nancy! Mark, pumunta ba rito si Nancy? Si Nancy? Ang anak niyo? Oo. May kumatok kasi sa pinto namin. Akala ko nandiyan na ang asawa ko. Dumating na ba siya? Naglalakad-lakad kaya sila ni Nancy? Hindi. Hindi pa dumadating si Sir. Pati yung motorsiklo ko wala pa ron. Diyos ko! Nasaan ang anak ko? Nancy! Nancy! Tinignan niyo po ba ang banyo niyo? Nasa banyo ako. Natutulog lang siya sa kama. Ano yun? Ay, nag-brown out po. Nanaman. Sorry, ma'am. Bigyan niyo ako ng ilang minuto. Bilisan mo, please! Nancy! 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 Ma'am, tingnan niyo. Nandito po siya. Natutulog lang. Nancy! Ang baby ko! Pero paano nangyari to? Nakita ko kanina na wala siya rito sa kama. Mary? Anong nangyayari? Sinabi sa akin ni Mary ang mga nangyari. Niyakap ko si Nancy at nakahinga ako ng maluwag. Nung lumalim na ang gabi, matapos kumain, natulog na kami. May lalim sa loob ng isang bahay. Si Papa Bear, si Mama Bear, si Baby Bear. Si Papa Nancy? Nancy? Anong nangyari? Anong ginagawa mo? Daddy, tingnan niyo po. Yung babae po ron, tinatawag niya ako para raw makipaglaro sa anak niya. Kita niyo po. Tumingin ako sa may pintuan. Walang tao roon. Tiningnan ko ang asawa ko. Pareho kaming natakot. Kaya tumayo ako at pumunta sa pinto. Pero wala talagang tao sa labas. Walang ibang tao rito, anak. Nandun po sila, Daddy. Nakatayo po silang dalawa sa likod nyo. Ano? Kita nyo? Naglalakad na sila papunta sa punong yun. Doon po sa ilalim ng puno sila nakatira. Nakipaglaro ako sa kanilang dalawa nung naliligo si Mami kanina sa banyo. Alam ninyo, talagang mababait po sila. Tiningnan ko si Mary habang tumatayo ang mga balahibo sa mga kamay ko. Hindi ko na gustong manatili rito, Robert. Umalis ka na at kausapin mo na si Mark. Sige. Pumunta kami sa may reception. Natutulog si Mark. Mark? Mark! Gumising ka! Ano? Bakit, sir? May babae ba na? May anak na batang babae ang nakatira dito? Ano? Wala, sir. Kailan po ang guest ngayon dito? Pero may sinasabi ang anak ko na may babae at bata raw na nakatira sa ilalim ng puno roon. Habang kausap ko si Mark, nanlaki ang mga mata ng matandang katiwala. Anong sinabi mo? May isang babae at anak niya na nakatira sa ilalim ng puno roon? Oo. Tama. Kilala niyo ba sila? Bata pa ako nung ginagawa ng bahay bakasyonan na ito. Isang babae ang nagtatrabaho rito. At lagi niyang dala ang anak niya. Isang araw, habang dala niya ang mga brick sa site, umakyat ang bata sa puno. Nadulas siya at nahulog. Namatay agad ang bata. Hindi! Hindi ito matanggap ng ina ng bata at nagbigti siya doon din mismo sa puno kung saan namatay ang anak niya. Ang sabi-sabi nila ay naririto pa rin ang mga kaluluwa nila at ang nanay ay laging naghahanap ng makakasama ng kanyang anak sa pakikipaglaro roon sa punong yun. Maswerte pa nga ang anak niyo kasi buhay pa rin siya ngayon.
Napalunok ako ng malalim. At tinignan ko si Mary. Nanginginig na ito habang yakap-yakap si Nancy sa kanyang dibdib. Umalis na tayo! Ngayon na! Tumungo ako. At nag-impake na kami agad na umalis sa lugar na yun. Hindi ko sinabi sa asawa ko. Pero habang paalis kami sa bahay bakasyonan, nakita ko ang babae. At ang kanyang anak na kumakaway sa sasakyan namin, nakita ko si Nancy na kumaway rin sa kanila. Tinakpan ko ang mga mata niya at sinabihan ng driver na bilisan magmaneho. Ang mga nangyari ng gabing yun, o dapat ko nga ba itong tawaging bangungot, ay hindi pa rin ako pinapatulog ngayon sa gabi.